tayong river dito na heat gun, hindi siya umiinit. Okay, saksak natin. Ayan. Wala tayong nakikitang bumabaga doon sa loob. So yung filament niya, guys, ay it's either putol o kaya yung connection niya ay putol. Okay? So buksan natin, guys, and then i-river natin. Okay, nabuksan na natin itong air gun. And then kailangan natin buksan dito sa loob ng tubo na ito. Ha? Kasi nandiyan yung filament niya. Okay, i-collapse lang natin. Okay na ba? Okay na. Nagamit din yung TV na, no? Yung, ayun yung ginagamit, yung flat, ay yung, oo, oh, yung LCD. Yung flat na bali. Ah, may ano lang yung ano ba siya? Ah, okay. Pagbigay na tao. Okay, tapos line natin to. So, ayan. And then, check natin kung mayroon na putol. Ayun. So, guys, na-repair na pala ito dati. Kasi ito putol na naman. Okay. Or hindi. Hindi naman, guys. So, pina-repair na nila dati ito. And then, hindi naman siya putol. Putol. So, idudugtong ko lang ulit din, guys. And then, i-disable ko na yung number 2. Kasi yung kapag ka number 2 kasi, mataas. Mataas na masyado yung kuryente na pumapasok. Kaya i-disable natin yung number 2 para magamit pa nila ito ng medyo matagal. Okay, so idugtong ko lang ito, guys. Idudugtong lang natin ulit. Kasi yun lang naman ang remedyo na nito. Kasi wala tayong ganito na pamalit. So, kung magpapalit man lang ito, bumili na lang yung may-ari ng bago. So, since wala tayong filament, idudugtong lang natin. Okay? So, ito, guys, ay madaling masira ito, madaling mabali, kaya dahan-dahan sa pag-twist. And, kailangan dapat kapag tinitwist ito, dapat iniinit para malambot. Ayan, ha? So, idugtong ko lang, guys. A few moments later. Okay, guys, idugtong ko na. I think okay na yan. So, ang gagawin ko, guys, pansamantagal para magamit pa ito, ay i-disable ko na yung number 2. Okay? Kasi kapag ka number 2, guys, mas mataas yung kuryente na pumapasok dito sa coil na ito, kaya napuputol. Ayan. Saka para iwas din ng overheat, kaya ito ay magiging pansamantagal, i-disable na natin itong number 2. So, kapag ka number 1, eh, dadaan muna yung kuryente dito sa diode. Kapag ka number 2, diretsya na dito. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung number 2 para number 1 lahat ang kanyang magagamit. Para magiging pansamantagal na. Ayan. Pero nasa sa inyo, guys, kung anong gusto nyo, kung
sa inyo naman yan, kung pero kung sa inyo naman yung gagawin nyo, eh, pwede nyong bahala kayo, pwede nyong ano. So, tatanggalin natin din number 2, ha? Yan. So, wala na yung number 2. Tanggal na yan. And then, testing natin kung meron na nga ba siyang connection ulit. Dito. And then, dito. Okay. Meron na siyang resistance. Okay, guys. Tapos na ang ating repair. Ibabalik ko na lang. Pero ayusin ko na din itong wire na ito. Para magiging maayos naman. Ayan, para maitago din itong open na ito. Ibalik ko muna ito. Okay. Alright, guys. Tapos na. Ibabalik na lang natin. Napalitan ko na yan. Okay. Okay na ulit. Maganda na ulit. Okay, guys, testing na natin. Saksak ko na. Okay. So, may baga na dun sa loob, guys. Kita pa. So, yan guys, may baga na. Nag-re-red na doon sa loob. Ayun guys, kapag nagustuhan yung ating video at nakatulong naman tong video na ito, please subscribe. Please palike naman tong video natin and subscribe na rin guys kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Like and subscribe guys. Maraming salamat sa panonood.